yung ano ko, pakiramdam ko. Kasi nung time na hindi ko makita, halos awayin ko yung mga kapatid ko eh. Sa kulungan na rin nakiburol si Dennis nang mamatay ang kanyang pinsan. Gamit ang laptop, muli niyang nakita ang kanyang pamilya. At ngayong undas, nakaschedule na rin sila at iba pang mga inmate na makikiidalaw sa mga puntod na mga pumanaw na mahal sa buhay. 7 taon na po ako nakakulong. Bali, 7 years na po. Bukas mo lang siya ulit. Kung loloobin, makikita mo yung nitso niya bukas. Bukas makikita ko po dito sa Manila sa... Nakipag-ugnayan ng pamunuan ng Bureau of Correction sa mga kaanak ng inmates na pupunta sa mga sementeryo. Katulong ang ilang NGO, pahihiramin sila ng laptop at broadband na dadalaw sa mga puntod. Matama yun. Basta mayroong namatayan, automatic pinapa-idalaw namin yun. Iburol na nilang tingin. Target ng Bucor na palawigin ang paggamit ng idalaw bilang sa bilibid. Sa pamamagitan daw kasi ng teknolohiya ay nabibigyan nila ng pagkakataon ang mga inmate na maabot ang kanilang mga kaanak, buhay man o patay. Carla Lim, News 5. Narito na ang Action Weather. Nagsimula na ang taglamig sa Pilipinas. Ramdam na natin ang paglamig na panahon na dala ng hanging amihan. Pero babala ng pag-asa, magdala ng payong pagpunta sa sementeryo at Halloween party. Mamaya, magiging maulan kasi mula ngayong gabi hanggang mismo ang araw ng undas. Umiira sa malaking bahagi ng Luzon ang wind convergence o ang pagsasalubong ng mga hangin mula sa Hilagang Silangan at sa Silangan. Meron ding shallow low pressure area sa Silangan ng Mindanao na nakapaloob dito sa intertropical convergence zone na nasa Visayas at sa Mindanao. Magiging makulimlim at malamig para sa mga kapatid nating naghahanda para sa undas, lalo na sa northern at eastern Luzon. Sa Visayas naman, asahan ang